Ngayon kasama ko si Jay. Hi. Okay. Kasama ko to dati 20 years ago yung Jay, no? Sa nanandyan pa kami sa Antipolo. 15 lang naman yata. 20? 20 na ba? Ikaw, ayaw mong pahalata na 50 years old ka eh. Grabe siya. 30 na ako. But anyway, dahil nagkakalokohan, si Jay dati, ako dati naggugupit. Ako nagtitinda. Nang balot. Hindi namin kinakaya yun kasi totoo naman nangyari yun at hindi naman kami nagnanakaw o kaya nang hold up o nang kukurap, no? Yes, nang proud. Nang kukurap dun sa gobyerno, no? I'm proud. Oo, proud kami. Ganun kami dati. Sa magsisimula ang pag-asenso, di sa, sa maliit. Oo. Biruin mo. Magkikita pa kami dito sa Surrey, Canada. Sa kapatid pa niya. Tumira pa ako sa ate niya. Oo. At siya ngayon ay talagang, guys, hindi na amin niya. Sobrang yaman niya dito ngayon sa Maya, maraming maniwala. Sa Canada kasi. Mayaman sa utang. Matagal na siya dito. At nadala niya na yung asawa niya. At yung mga anak niya is coming here soon. Kaya kami nandito ngayon, guys, ay pupunta kami dun sa napakagandang bahay na nakuha nitong si Jay. Ayan na naman, tatawa-tawa. Napakaganda talaga. Sasamahan ko siya. Basement, napakaganda. Oo, kasamahan ko siya para tingnan yun. Tsaka may ilang mga gagawin pa na para makapunta, may ayos yung bahay nila. Kaya lang, masyadong malamig, kahirap na rap kami. Ako lang pala kasi nga, sanin na siya kasi nga matagal na siya rito. Malamig din? Oo, siguro. Dahil din sa edad yun, kaya nahirapan din ako. But anyway, samahan nyo kami guys at makikita ninyo kung gaano ng isang dating nagtitinda at nagugupit. Pero siya muna ang focus natin kung paano siya naging matagumpay at naging mayaman dito sa Canada. Mayaman, wala sasakyan. Oo, nagsimula sa baba. Ngayon, isa na siyang masasabi natin sa matagumpay dito. Tandaan na, ang alam ko ang naging susi mo doon eh, sipag, no? Tiyaga, sipag. Sipag, gawin mo talaga. Mangangarap, oo. Kasi ang problema kasi marami sa mga Filipino, no? Masyado nagkumpante doon sa kanilang kabuhayan. Pagka ang alam nila, graduate sila ng college, valedictorian sila, summa cum laude. So ang alam nila, hahabulin sila ng kumpanya. Ayan. At pagkatapos itong si Jay, sabihin ko na sa inyo, hindi ito nagbisyo. Yung mga mahilig siyang magbisyo, ha? Pakinggan ninyo yun. Importante na huwag kayong malulong sa bisyo. Ibili ko ng sigarilyo at alak, itabi ko na lang. Makinig, ha? Yes. Hindi corny yun. Kaya yung mga may plano sa buhay, sila yung mga nagtatagumpay. Sige guys, ha? Napagod na kami mamaya para makita nyo rin kung paano. First time ko naman kasing sasakay sa bus. Of course, dito lang para makita rin natin yung bahay. Bye guys! Nandito kami, ligaligaya kasing bahay mayroong haring araw. Samantala, pag nasa Pinas, hirap na hirap, ayaw sa araw, pero dito, gutom na gutom sa araw. Sabik. Oo, kasi this is of course good for our health. Kaya lang, sobrang lamig, kaya tuwang-tuwa kami. At merong araw, tama ba? Merong araw, kaya ang saya-saya, oh. Talagang gaganon ka talaga. Sa tayo punta, Jay? Doon sa bangko. Pupunta lang muna kami sa bangko bago kami pumunta doon sa, siguro mga 10 minutes, 15 minutes na tayo lalakad, no? 10 minutes na kami naglalakad just to get here in the mall where we can find the bank, and then from there we will take a bus and go to his place. And how long will it take, Jay, from that place going from this place to your new apartment? 20 minutes from here. And this is again, I told you, this is the first time that I'll be riding a bus, and this is so exciting and fun for me because of course it's a first experience. Bye. Cherry, oh. Kakainin niya pwede? Oh. Maasim. Sobrang asim. Dami ko. Kaya tignan niyo guys, ang dami cherry na sa kalsada lang. Ito. Sa kalsada lang ang dami. Tignan mo, kaya lang maasim. Tamis! Tamis siya? Sa akin, matamis. Ito ba? Ang dami, oh. Kuha ko. Oo nga, matamis na.
Nasa kalsada lang. Damis. Tawid kami rito, oh. Kasi sinusunod talaga rito yung batas. Dami, oh. Ayan, pwede na kami tumawid. Ay, pwede na tayo. Pwede na kami tumawid. Kasi ayun, nakaano naman. Kasi punta kami sa bangko, eh. Ayan. Ha? Oo. Punta kami dito sa bangko na to. Kasi kukuha ng maraming pera itong kasama ko. Para dun sa bahay na kanyang bibilin. Ayan guys, first time kong sasakay ng pass dito sa Canada. Siyempre kailangan meron kang card para ikaw makaupo. At pagkatapos mapapansin mo dito sa buob ng bus, ang daming nakaturban. Kasi nga dito ay mas marami ang Indiano sa mga minorities na naririto. Hindi po totoong amoy sibuya sila, ang babango ng mga Indiano. At napakababait naman talaga nila. At marami rin mga Filipino, Chinese at Koreans at iba-iba pang nationalities na narito ngayon. Pero pagdating mo sa subdivision, ewan ko subdivision ba ang tawag nito, ito yung mga bahay, oh. Ang daming mga open space, ang daming mga lugar na pwede mong puntahan. Nakarating na kami sa aming pupuntahan. Ito yung community na titirahan ni Jay. Mas gusto niya rito dahil ilang minuto lang yata ang drive going to his work para mas nahirapan siya. Biglang nakakita kami ng may-ari na inaalagaan yung kanyang aso na mamamatay na dahil matanda na siguro. Naku po. Ayan, pumasok na kami sa likod ng kanyang subdivision. Ang problema ay titignan ninyo kung gaano kaganda at kalinis. Ano, ang nagkakalat lang talaga dito ay ang mga puno. Kaya makikita mo ang daming mga dumi sa kalsada. Pero makikita nyo guys, oh, halos lahat ng mga bahay ay walang bakod. Dahil hindi katulad sa atin, nakala mo kulungan lahat ng bahay na kapag nagkasunog, mahirapan kang lumabas. Dahil hindi naman masyadong issue rito ang nakawan, ang mga pumapasok sa bahay. Dahil honest nga karamihan at pagkatapos talagang ini-implement dito ang batas. At saka bakit pa nga naman magnanakaw kung lahat naman ng tao ay may trabaho at hindi naman nagugutom. Ayan, ito yung kanyang community. Nakikita nyo napakalinis, maraming puno. Katulad ng sabi ko, itong mga puno lang nito ang nagkakalat pero may naglilinis din naman yan. At pagdating namin dito, meron kaming nakitang problema kasi ito si Jay, matagal na rito pero meron pa rin din nilang ugali ng Pilipino na hindi maganda. Ano yon? 30 minutes kaming late, kaya yung may-ari wala na rito at nagalit, pinagalitan siya sa cellphone nung tinawagan niya. Iyan ang problema natin mga Filipino, kaya hindi tayo umuunlad. Mabagal ang pag-unlad natin kasi ayaw natin magbago katulad itong patay na to na taon-taon na lang. Yung kalansay na yan, ewan ko ba, sineselebrate dito yung mga patay na yan. But anyway, naghintay kami ng ilang minuto at syempre pinagalitan siya nung may-ari ng bahay dahil nga sa late siya. Dito kasi hanggat maaari ay dapat on time ka. Finally, dumating at pagkatapos binuksan na yung bahay. Ganito kaluwag ang bahay na kanyang titirahan ngayon. Dalawa lang silang mag-asawa at pagkatapos darating yung isa niyang anak. So basically, dito kasi importante na ang mga bata ay merong malaking kinikilusan. Hindi pwedeng maraming tumira sa bahay na ito, kundi dahil kasi pinoprotektahan nila ang mga bata na dapat sila ay merong environment na tinitirahan na maganda, protected at maging masaya. Hindi katulad sa atin, di ba, kakarampot na lugar, lahat nakatira na doon, pati yung mga magulang, lola, sa isang bahay. Ugali nating mga Filipino na kung sa totoo lang, hindi naman talaga maganda. Kasi nga, marami dito sa, dyan sa Pilipinas na nagkaanak-anak na, nakatira pa rin sa bahay. Dito po, kapag 18 ka, in-encourage ka na ikaw ay magtrabaho na at kung pwedeng humiwalay na, humiwalay ka na sa mga magulang mo habang ikaw ay nag-aaral. To tell you honestly, 12 pa lang, pwede na sila magtrabaho. As long as binigyan sila ng permit ng kanilang mga magulang. Ilang oras lang naman para yung mga bata ay matutong maging responsibilidad habang bata pa sila. Kumikita na sila pero inaalaw lang sila yatang magtrabaho ng 2 o 3 oras pagkatapos nila mag-eskwela.
Ayan, pinapagalitan pa rin si Jay nung kanyang amo, ay ng amo, nung may-ari ng bahay. Pero sinasabi lang sa kanya yung kontrata, pinapaliwanag lahat. At ang bahay ay meron talagang control dahil remote control. Ano bang tawag dito? Protection gadget na ngayon ko lang nakita yan. Na kapag merong nagpilit pumasok sa bahay na to, ay i-alarm talaga ang mga pulis at siguradong mahuhuli. No, napaka-safe dito samantalang sa Pilipinas. Meron na akong bakod sa katutak na barbed wire at pagkataas may mga aso pa. Yun, nananakawan pa rin ako. Ilang beses ako nananakawan. Nakakalungkot kasi minsan eh, kakuntsaba pa yung mga board of directors at yung mga bantay sa lakay ng mga barangay tanod. Anyway, ito yung likod ng bahay ni Jay. Itinuturo nung kanyang nag-aano ng bahay kung saan ang pwede nilang stayan sa likod ng bahay at kung paano mag-recycle ng basura. Dito ilalagay yung mga basura na nabubulok, dito naman yung mga pwedeng i-recycle, at alam ko dun sa kabila naman ay ilalagay yung mga basura na karton yata yun at saka mga papel dyan sa nalat, kasi nga hinahakot dito ang basura, mayroong time na maghakot, hindi na parang robot na yung truck na humahakot. I mean, driver na lang. Tapos ewan ko, may kamay na lumalabas dun sa alat, kinukuha mismo to at tinataktak dun sa kanyang likod para sa ganun ma-recycle to mga basura. Kaya pag nakita nyo rito guys, napakalinis ng kanilang ilog at saka mga dagat, kasi nga hindi nila tinatapon. Hindi katulad dyan sa Pasig River, no? Buti nga, mabuti nila si Duterte, talagang inayos yan. Kaya ang ating Manila Bay gumaganda na ngayon na marami pa rin kumukontra. Ayan, at pagkatapos umalis na po ang mama na ito, na mabait naman siya pero